Master, tawag ni Conrad habang nakaload doon sa harapan ni Famian. Si Gabriel naman na tiling nakatayo sa gilid niya. Tumayo ka. Utos niya kaya tumalima naman ito at mabilis na tumayo. Sinimulan niya ang pagtatanong dito. Conrad, nabanggit mo sa akin noon na inutos ni Momming patayin si Carlota. Noong inihatid mo si Carlota sa loob ng lying-in clinic, nakita mo ba kung sino ang dumukot sa bata? Sandaling nag-isip si Conrad at umiling-iling ito. Master, hindi ko na po alam ang nangyari. Dariyak lang ng batang narinig ko. Nambala ko nang pasukin na salid kung saan si Master Carlota. Nakanganak, bigla na lang may pumalong matigas sa bagay sa ulo ko kaya ako nawala ng malay. Paliwanag nito. Kilala mo ba kung sino pang ibang tao ang inutusan ni Mommy para patayin si Carlota? Kilala ko ang ilan, Master. Ngunit sa dami namin hindi ko na rin alam kung sino pang ibang inutusan ni Madam Eleanor. Name them. Utos si Fabian. Nakakayom na ngayon ang kanyang kamao. Si Bronson, Bogart, Big Boy, Aaron at Bantol. Sila lang pong nalaman ko inutusan ni Madam Eleanor. Ang iba hindi ko po kilala. Lahat ba sila tauhan ni Mommy? Yes, Master. Mga naturingan silang magagaling na assassin. Lahat ba sila mayroong hawak na ganito? Pinakita niya ang planetarium pin. Wala silang ganyan, Master. Ano po ba yan? Takang talong ito. Huwag mo nang alamin. Sagot niya at muling binilik ang pin sa loob ng kanyang jacket. Bakit pa ba siya nagtatanong gayong alam naman niya ang board lord lang ang meron ito? Sige, pwede ka nang umalis. Wika niya at nalilikulan na ito. Kinuha niyang basong may namang alak at tinungga iyon. Naisipan niyang kunin ang kanyang pin bilang si Black Phoenix at ikinumpara ang pin niya bilang si Demon Master or Lord Demon. Kinuha rin niya ang pin na nakita ni Dr. Cass at ikinumpara ang tatlo. Ang kanyang planetarium pin bilang si Black Phoenix meron lamang tatlong bituin nang ibig sabihin tatlong border na nalagpasan niya. Mula sa ika-10th rank ng planetarium board, umakit siya sa pang-7th rank. Ang tatlong board lord from 8 to 10th rank maging under niya. Samantalang isang pin merong 10 bituin ang ibig sabihin 10 board lord na ang nalagpasan nito. Ang pin na nadampot ang doktor na papabilang sa first rank board lord ng planetarium. Konting kembot na lang nito, pwede na itong pumalit kay Demon Master kapag natalo nito. Tiningnan niya ang planetarium pin na binigay ng ama. Nalaki ang kaibahan ng pin na ito sa lahat. Purong ginto ang pin ng Demon Master at isang dragon ang nasa loob. Hindi rin bituin. Simbolo ito ng walang hanggang lakas at kapangyarihan. Gabriel, anong nangyari sa buong board lord na pinadalhan ko ng sulat? Tanong niya kay Gabriel habang nakatitig pa rin sa mga pins na hawak sa kamay. Lahat sila nakatanggap na, Master. Ngunit sa loob ng 24 oras, walang sumunod sa utos mo. Gusto daw nilang makilala ang bagong pinuno ng planetarium bago mo makuhang respeto mula sa kanila. Hindi rin sila natatakot kahit pa naubos mong lipunin ang lahat ng kanilang mga tauhan mula sa east, south, north at west wing ng planetarium. Umiisi na mabangis si Fabian dahil sa narinig. Halos liliyab ang wine sa loob ng baso na hawak niya habang tinititigan niya ito. Makikita mga naglalabas ang ugat sa kamao niya habang nakahawak sa baso. Galit na galit siya. Hindi niya alam kung anong pinaglalaban ng mga tanginang border na yan kung hindi siya magpapakita. No wonder hindi nagpapakita ang kanyang ama sa mga ito. Umigting ang mga panga niya. Nagsimulang gumalaw ang mga muscles sa buong katawan niya. Tila gusto niya nang patayin ang mga ito. Isa lang naman ang hinihingi niya sa mga ito. Ang tanggalin ang ranking sa loob ng planetarium at pag-isahin ang mga ito. Isang diwa, isang gawa. Hindi maaaring umaksya ng isa hanggat hindi sinasang-ayon na ng iba. Gusto niyang alisin ang kompetisyon sa kapangyarihan ng bawat board lord sa loob ng planetarium para mapanatili ang katahimikan at respeto sa isa't isa. Ngunit sa mga reaksyon na tanggap niya, mukhang mapipilitan siyang daanin sa dahasang lahat. Master, binalingan niya si Gabriel. Ihanda mo mga tauhan, aalis tayo mamaya. Utos niya at alilikuran na ito. Bumalik siya sa ospital. Pinanood niya kay Carlota tungkol sa naging pag-uusap na ni kanina ni Dr. Cass. Bumuhos ang luha ni Carlota habang nakikinig sa kwento ng doktor. Biglang naging fresh sa kanya ang nangyari 5 years ago. Sobrang awa niya kay Faro. Buti na lang talaga nakaligtas ito at napunta kay Fabian. Ngunit sino ang taong nakakalam na ikaw ang ama ni Faro? Takang tanong ni Carlota na binalingan ng asawa. Niyakap ni Fabian ang asawa. Hinalikan sa noon ito. Hindi ko rin alam, sweetheart. Matagal ko na rin pinapaimbisigan kung sinong taon sa larin na pagtukot kay Faro. Ano kapag tataka lang bakit nilalapan niya sa tambakan ng basara ng anak ko? Bakit nilalang niya direktang binigay sa akin? Ang mommy mo. Galit na galit siya sa akin dahil anak ako ng karibal niya. Posibleng siyang nag-utos para kunin ng bata at ipatapon sa basarahan. Sandaling nag-isip si Fabian. Posibleng ang gawin iyon ni mommy. Ngunit kung gusto niyang patay ng bata, sino naman ang tumawag sa akin para sabing anak ko nasa tambakan ng basarahan? Naguguluhan silang pareho.
Isa pa ang motibo niya sa pagkuha sa bata, gayong ibibigay lang din naman pala niya sa akin. Si Fabian uli. Ang mami mo lang makakasagot niyan. Han, kailangan mo siyang mailigtas. Naikuyom ni Fabian ang kamao. Muli, nabuhay ang galit niya sa ina. Kung siya ang tatanungin, gusto niya ng hayaan tumula sa kamay ni Jumaira. Ngunit kailangan pa niya makuha ito ng buhay dahil marami pa silang mga katanungan ni Carlota na hindi pa nabigyan ng kasagutan. Mas lalo na siya. Ang daming katanungan ang tumatakbo ngayon sa isipan niya. Tulad na lang ng kung sinong kumuha kay Faro noon. Sinong mysterious caller na tumawag sa kanya upang iligtas ang anak niya mula sa tambakan ng basurahan? Ano ang nangyari kay William at Marcos after ng plane crash? Kung si Marcos sa pinunan The Blood Mercenaries ang parehong kapatid nila ni Carlota, saan naman si William? Ano ang nangyari sa kanya? Paano nagkakilala si Jumaira at Marcos? Shit! Napamura siya sa sarili dahil sa mga katanungan sa isipan niya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pag-iimbestiga. Master, nahuri namin siyang umaaligad sa labas ng iyong silid. Wika ni Gabriel nang pumasok to habang kamaedad na lalaki na nakaposas ang dalawang kamay. Mabuti nilang nakauwi ng kanyang kambal dahil pinasama na ni Carlota ang mga ito sa kanilang lola pa uwi o pa makapagpahinga pa. Lumapit ka, tawag ni Fabian sa matanda. Mukhang gusgusin ang itsura nito. Wala nitong pinagkaiba sa taong grasa. Dinala ni Gabriel ang middle-aged na lalaki. Anong kailangan mo? Tanong ni Fabian. Ngunit na natili lang nakatitig ang matanda kay Carlota dahilan para magtaka sila. Mama, tinatanong kita. Pag-uulit ni Fabian. Pero kay Carlota pa rin nakatitig ito. Umangat ito ng mukha at binalingan ang tingin kay Fabian. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Ama sa anak. Anak sa anak. May mawawala at mayroong sisibol. Ngunit isa lang ang pinagmuran ng lahat, ang iyong ina. Hindi mo alam kung nakangiti ba ito o galit habang nagsasalita. Nakulot ang noon ni Fabian sa sinabi ng matanda habang nakatingin ito sa kanya. Dahil sa pagmamahalin ninyong dalawa, magbabago ang lahat. Ikaw! Sabay tingin ito kay Fabian. Alam ko kung paano nilabanan ni Master ang lalaking yon para lang mailigtas ang anak mo. Sabay lumuwa ang mata nilang pareho dahil sa narinig. Anong ibig niyong sabihin? Sabay na tanong ni Carlota at Fabian. Sandali sila nagkatingin at muling nilipat ang tingin sa matanda. Tinitigan nito si Carlota. Nung gabing kinuhang anak mo, hindi mo na nito itinuloy ang pagsalita. Tila nagbago ng isip na nagpakamalanan ng ito ng malayang mabuntong hininga at iba ang dinugtong. Ama sa ama, anak sa anak, bakit di mo na lang kami diretsuhin? Galit na sumingit si Fabian sa pagsasalita ng matanda dahilan upang sandali itong tumahimik. Naiinis siya sa paulit-ulit lumalabas sa bunganga nito, gayong di naman maarok ng utak niya kung anong tinutumbok nito. Sandali siya nitong tinitigan. May biglang umasbong na galit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Pasalamat ka din yun si Master Wilbert nung gabing tinangay ang anak mo, dahil kung hindi baka hanggang kamatay mong isumpa ang ina mo. Madiin itong wika sa kanya. Nagulat silang dalawa dahil sinabi nito. Mukhang ito ang sagot sa kanilang mga katanungan. What do you mean? Tanong ni Fabian. Binalingan nito si Gabriel. Digyan mo siya ng upuan. Mukhang mahaba-habang usapan ito. Sa loob ni Fabian. Mabilis namang kinuha ni Gabriel ang upuan sa gilid ng round table at binigay iyon sa matanda. Ngayon, nasa harapan nila nakaupo ang matanda habang sila naman ni Carlota ay natili magkatabi na nakaupo sa kama. Nakasandal si Carlota sa dibdib niya habang naghihintay ng paliwanag ng matanda. Inulit ni Fabian ang kanyang tanong. Nabanggit mo kanina ang pangalan ni Wilbert. Master ang tawag mo sa kanya. Ibig sabihin isa ka sa kanyang pinagkakatiwalaan. Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong nalalaman mo? Tungkol sa kanya? Sandali muna nagbalik-balik, tanaw ang matanda sa nakaraan at sinimulan ng kanyang pagkukwento. Isa akong kanang kami ng dating pinuno ng numero unong board lord na si Augustus. Half Filipino, half Italian. Pinuno siya ng Aces Blood sa Italy at kapatid siya ng iyong ama. Sabay tingin ko kay Carlota. Wait, paano nangyari yon? Ang alam ko, dalawa lang kapatid ni Danny at yon ay si Tito Ronaldo na asawa ni Tita Corazon at si Tito Gardo na nasa military base camp. Giit ni Carlota ang may pagtataka. Hindi sila ang tuloy na kadugo ng daddy mo kung hindi si Augustus. Pagtatama nito sa sinabi niya. Hindi makapaniwala si Carlota. Ngunit may bahagi ng isip niya na gusto niyang maniwala dahil dati pa siyang nagtataka. Kung saan minana ng kanyang amang Hazel ng tamang mata nito na nag-aago ang kulay berde at brown. Samantala ang kanyang mga tiyuhin niya, puro brown eyes.
Kahit siya ang mga mata niya ay nagbana sa kanyang ama na minana rin ngayon ng kambal niya, maliban na lang kay Baby Anthony dahil kay Fabian nagmana ang mga mata nito na crystal green. Alam ba ito ni Daddy noon na hindi sila magkapatid na Tito Gardo at Tito Ronaldo? Tanong niya. Hindi. Kahit ang mga kinikilala niyang tiyuhin walang alam na hindi nila kadugo ang daddy mo. Sagot ng matanda. Ha? Pero ba paano nangyari yun? Takang tanong niya. Hindi na siya sumandal sa dibdib ni Fabian dahil gusto niyang maging malinaw sa kanya ang paliwanag na matanda. Tinangay ni Armanio ang daddy mo mula sa kanyang turin na pamilya dahil nag-aago ang buhay nito dati. At ang mga panahon na yon, si Augustus na sa pangalaga ng kanyang lolo, ang pinakaunang piruno ng Aces Blood sa Italia. Mabuti na lang na itaka si Armanio ang iyong ama si Wilbert bago pa man sila nahuli ng mga kalaban. Itinuring nitong tuloy na anak ang daddy mo, pinanatiling lihim ang lahat sa kanyang pagkatao hanggang sa kamatayan nito. Kung ganon, para nagkakilala si Uncle Augustus at si daddy? Naguguluhang tanong niya. Binata pa ako noon, matalik na kaibigan ko na si Augustus, kaya nagkwento niya sa akin ang lahat sa buhay niya dahil ako ang inatasan ng maghanap sa kanyang kapatid na si Wilbert. Ilang taon kong hinanap ang daddy mo, pero hindi ko siya matagpuan hanggang sa tadhana nagdala sa akin sa kanya. Nandun ako malapit sa pinangyarihan ng plane crash na bumulusok sa San Fernando at may kung ano nag-joke sa akin para puntahan ito. Nakita ko markang Aces sa likod ng iyong ama kaya nagduda na ako. Lahat ng mga anak ng pamilya Aces, bata pa lang, minamarka na sa likod bilang tanda ng kanilang bloodlines. Sinubukan kong dalhin ang katawan niya kay Augustus at napatunayan na kapatid niya ito na isagawa ang DNA. Nung mga panahong yon, nakaupo na bilang pinuno ng Aces Blood si Augustus. Naging malungkot ang mukha nito bago ay dinagdag. Nakakalungkot dahil nagkaroon si Master Wilbert ng anti-retrograde amnesia o permanenteng pagkawala ng kanyang alaala. Nabagwak ang ulo niya sa matigas na bagay na bumagsak ang eroplano dahilan para magkaroon ng damage ang ventricle ng kanyang utak kung saan itong sentro ng emosyon, memorya at automatikong nervous system. O mas madaling tawaging hippocampus. Nakaramdam ng awa si Carlota para sa sinapit ng kanyang ama. Teka sandali, wala bang kasamang bata si Tito Wilbert na matagpuan mo siya? Tanong ni Fabian. Sandaling nag-isip ang matanda. Wala akong naalala may kasama siyang bata noong mangyari ang plane crash. Shit! Bahagyang nasampal ni Fabian ang noo. Binalingan siya ni Carlota na may pagtataka. Han, bakit? Tanong ni Carlota. Nagbuga ng hangin si Fabian. Wala namang dahilan para hindi niya sabihin sa asawa niya ang totoo. Kaya nandito na rin naman sila sa pagtuklas ng katotohanan. Kaya ako itinatanong tungkol sa bata dahil siya si Marcos, ang kapatid natin pareho. Siya ang bunga ng pagmamahalin ni Mommy Eleanor at Daddy Wilbert mo. Kuya natin siya pareho. Ang sabi ni Dad kasama niya ito sa plane crash. Ano? Utal-utal na tanong ni Carlota. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya. Mabigat sa dibdib itong nalaman niya. Maging ang matanda sa harapan nila hindi makapagsalita dahil sa narinig. May nakawang panglaban nito kaysa sa kanila. Nagtaka sila nang bigla na lang itong tumalikod palayo at suminghot. Umiiyak to habang ito ang pinagtataka nila. Uncle? Tawag ni Carlota pero nanatili lang to nakatayo habang nakatalikod sa kanila. Pwede bang malaman ko sinong Marcos na ito na tinutukoy mong kapatid niyo, Fabian? Tanong nito sa garalgal na boses. Si Marcos Macario, ang pinuno ng The Blood Mercenaries, sagot niya. Nakita nila ang pagtangutango ng ulo nito, kasabay ng pagbagsak ng balikan. Kung ganon, siya na pala ngayon ang pumalit na pinuno ng TBM. Mahinang wika nito at tagpahay ng luha. Nagkatinginan silang pareho ni Carlota na naguguluhan. Uncle, kilala mo ba si Marcos? Tanong ni Carlota. Paano hindi ko siya makikilala? Siya ang nagdukot ng anak mo ng gabing yon at nagputol sa dalawang paan ng ama mo. Gusto lang naman sana iligtas ang daddy mong apo niya. Sagot itong halatang nahihirapan sa pagsalita. Pero tila mapaglaro ang tadhana para sa inyong lahat. Maging si Carlota biglang nahirapang huminga dahil sa mga revelasyong tumambad sa harapan niya. Binalingan niya si Fabian. Hindi ko siya kapatid, hindi ba? Hindi ko siya kapatid. Hindi ko siya matatanggap na kapatid ko si Fabian. Kaya hindi pwede ang sinasabi mong kapatid natin siya. Kinamumuhian ko siyang hayop siya. Sigaw niya habang umiiyak. Nagsimula na siyang mag-hysterical. Mukhang sasabog ng dibdib niya. Lalo na't kuya niyang dahilan kung bakit muntik nang mamatay si Faro noon. Ngunit mas lalo siya naghinagpis nang malamang pinutol ito ang paa ng kanyang ama na gusto lang naman sanang iligtas si Faro.
Maging si Fabian, kuyo mang kamao, dahil hindi niya rin matanggap na maging kapatid si Marcos. Sweetheart, calm down. Kakayanin natin to. Hinilikan niyang noon ito at niyakap. Nang kumalma na si Carlota, muli niyang binalingan na matanda na ngayon nakaupo ng muli, pero waring nakatulala. Paano nalaman ni Tito Wilbert ang tungkol sa plano ni Marcos sa dukutin ng anak ko? Tanong ni Fabian. Dahil na rin sa kanyang kalaban na dating pinuno ng Blood Mercenaries ang kinikilalang ama ni Marcos. Sagot nito. Ibig sabihin ng ama ni Marcos na nag-utos sa kanya para gawin yon? Tanong niya. Nakita niyang tumayong ang matanda, kaya muli siya nagtanong. Bakit naman niya gagawin yon? Hindi niya kilala si Carlota. Laro naman ako. Ano yon, naging kalaban ko rin siya sa negosyo na hindi ako aware kaya gusto niya magkikindi sa akin? May himig iritasyon ang boses ni Fabian. Dahil pareho niya kayong kilala. Sagot agad ng matanda, kaya natigilan silang parehong nagkatinginan. Kilala niya kami? Pero bakit din naman siya kilala? Naguguluhan si Fabian. Kahit sino naman siguro naguguluhan. Dati pa magkalaban ng TBM at Aces Blood. At sa pagpasok ng maraming henerasyon, naroon lamang lumala ang gulo sa pagitan ng dalawang malakas sa persa na ito nang pumasok ang triad ng planetarium dahil sa mommy mo. Sabay tingin ito kay Fabian na may puot. Nakipagsabwatan siya sa TBM dahilan para magkaroon ng plane crash na naganap. Ngunit lingid sa kalaman ni Eleanor, ginamit lang siya ni Melisio, ang kirilalang ama ni Marcos para magigante. Nagbuga ng hangin si Fabian. Gumalaw na matigas ang panga niya. Kung ganoon, paano kami nadami ni Carlota dito? Isa sa mga tauhan ng TBM ang inupahan ni Eleanor para patayin si Carlota. Noong mga panahong yon, nakatakdang papalit bilang pinuno si Marcos. At upang maisakatuparan ang pagiging pinuno ng TBM, kailangan munang patunayan sa lahat na karapat dapat itong mamuno sa pamamagitan ng pagdungi sa mga kamay nito. Kaya si Marcos ang gumawa ng misyon na iyon na papatayin si Carlota at mga anak nito. Kung tinulungan ako ni Daddy, bakit hindi ako binalikan ng time na iyon? Sinabi ko na kanina, pinutol ni Marcos ang dalawang paan niya nang pinigilan siya nito sa paglibing sa bata ng buhay. Nagkataon ang nakasama ko ni Master mga panahon na iyon, pero hindi alam ni Marcos. Kaya nagawa ko pang iligtas ang daddy mo na patayin sana niya ito. Nagkaroon din ako ng pagkakataong hanapin sa internet ang numero ni Fabian para tawagan ko rin ang anak sa tambakan ng basurahan. Sagot ng matanda. Teka, paano mo nalaman na akong ama ng bata? Nagtataka si Fabian. Dahil narinig ko ang pagsisigawan ni Marcos at Master William habang pinag-aagawan nila ang bata. Sinabi nitong utusin ni Eleanor na ayaw din ito na may ugnay ng anak sa anak ng karibal niya. Isa pa sa dahilan ito upang maging ganap siyang pinuno ng TBM, kailangan niya mapagtagumpayan ng misyon na iyon. Napakasama ni Marcos. Ama niya rin si Daddy, bakit niya ginawa yon? Noong mga panahong yon, ibang kinikilala niyang ama. Kahit magpahanggang ngayon, hindi pa niya alam na si Master Wilbert ang kanyang ama. Kahit ako, nagulat na rin ngayon eh. Paanong walang naalala si Master sa nakaraan niya? Pinalaki si Marcos si Melisio sa loob ng TBM. Hindi nakapagtataka kung lumaki siyang marahas, mapanganib, walang kinatatakutan na tagit sa lahat, mapanlin lang. Nagtatago siya sa anya ng paging mabait na tupa na animoy walang gagawin sa iyong masama. Si Daddy? San ngayon si Daddy? Bakit di siya bumalik? Umiiyak na tanong ni Carlota. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng matanda. Ito ang dahilan kung bakit ako laging umaaligid sa paligid. Dahil sa kagustuhan ng daddy mong bantayan ka, wala siyang maalala. Ngunit naniwala ang puso niya sa kinuwento ni Augusto sa kanya tungkol sa nakaraan nito. Kinuwento niya rin sa kanyang tungkol sa inyo nang simulan kong imbestigahan kayong dalawa maging ang iyong ina. Carlota, pinasulat pa ako ni Master isang libro na naglalaman ng buhay niya at yun ang lagi niyang binabasa tuwing gusto niyang alalahanin ang nakaraan niya. Araw-araw yun ang ginagawa niya para hindi kayo makalimutan ng mommy mo. Hindi niya ninais pang balikan kayo dahil ayaw niyang maramdaman yung paghihirap niya. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Nanginginig ang katawan ni Carlota dahil sa paghihirap ng kalooban niya, kaya niyakap siya ni Fabian. Fabian, gusto ko makita si Daddy. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan natin ang daddy mo. Hinalikan niyang noon nito sa bayhawi ng hibla ng buhok sa mukha ng asawa. Uncle, maraming salamat sa lahat. San ngayon si Tito? Tanong ni Fabian. Sa Aces Blood. Siya na ngayon ang bagong pinuno na mamatay si Master Augustus dahil na rin kay Marcos. Siya na rin ang rank 1 na boardlord ng planetarium. Ngunit nanatili lang siya sa chamber niya. Rank 1 na boardlord ng planetarium? Takang tanong ni Fabian. Oo, tipid na sagot ng matanda. Ibig sabihin sa kanya to? Pinakita niya ang planetarium pin sa matanda. Harata ang pagdududa sa kanya. Kung si Marcos ang dumukas sa bata, papanong hawak ng planetarium pins? Ang planetarium pin sinako sa master's chamber ilang araw makalipas bago dukutin ang anak mo.
Paliwanag ng matanda na pinaniniwalaan naman ni Fabian. Fabian, kung mangyari mo magtagpo ang landas naman ni Marcos, pigilan mo sana ako at baka mapatay ko siya. Sukdulan ng galit ni Carlota sa kuya niya. Di rin nagtagal pa si Carlota sa ospital. Mas gusto niyang lumabas at umuwi para paghanda ng pagkikita nila ng ama. Hindi na nga ninais pa na matandang sumama sa kanila para makaiwas sa kalaman ni Marcos na alalay siya ng pinuno ng Aces Blood. Isang araw umiyak ang kanyang ina nang kinuwento niyang lahat dito. Carlota anak, gusto kong sumama sa inyo mamaya. Gusto kong makita si Wilbert. Panay ang pahid ng luha nito. Sige mom, nianda pa nga ni Fabian ang dadaanan natin. Kailangan natin bumiyahin ng ligtas lalo pat kasama mga anak namin. Sa kabilang panig. Dr. Cass! Tawag na lalaki na kaupo mula sa turon nito. Nakasoto ng cape na kulay pula at abot hanggang tuhod. Hindi makikita ang kalahati ng mukha nito sapagkat natatakpan ito ng kulay pula ring maskara. Hinawa nito ang cape ng dalawang kamay at animoy prinsipe na tumayo mula sa gintong upuan at mababa na ilang steps sa tiled floor palapit sa kanya. Narinig kong sumama ha kay Fabian. Anong sinabi mo? Puro ng pagbabanta ang boses nito. Wala, Boss Marcos. Nanginginig na sagot ang doktor. Namimilipit sa sakit sa doktor si Cass nang biglang sinuntok siya sa sikmura ni Marcos. Wala ha? Alam mo kung paano ako magalit, Dr. Cass? Nakabibinging sigaw nito dahilan para lalong manginig ang doktor. Sinabi ko lang ayon sa sinabi ninyo na sabihin ko, Boss Marcos, binigay ko sa kanyang planetarium pin sa binigay ninyo. Gumisi si Marcos hanggang sa malutong na halakhak. Bravo! Nakangising sigaw nito at pumalakpak. Clap, clap, clap. Bravo, Charlie, Delta, Alpha. Parang baliw itong kumanta at sinabayan pa ng halakhak. Kuya, huwag ka makampante. Balita sa mga taon natin kung gano'ng kalakas si Fabian ngayon. Kaya niyang pagsabay ng 20 kalaban mag-isa lang. Hindi malabong, shut up! Tumigil si Jamaira sa pagsalita na makita niyang panilisik ng mga mata ni Marcos. Narinindi ako sa sungal nga landila mo. Isang diwa, isang salita ba ang motto ni Fabian sa planetarium? Akala niya kaya niya pasunod yung bordered kung nandito ako? Bobo mo, Fabian. Bobo mo. Pati ikaw, Carlota. Isa kang tanga na umibig sa lalaking yon. Napangiwi si Jumaira dahil ito na naman sila ni Marcos. Wala na naman sa katinoan ang utak nito. Parang balo na naman to kapag naalala si Carlota at Fabian. Mas malaki pa ang galit ito sa dalawa. Nakita niya itong pumunta sa lamesa na may umuusok at sininghot doon ang droga na laging ginagawa nito. Binalingan siya nito. Ihanda mo ang kama at maligo ka kaagad. Kailan mo akong mapaligaya ngayon? Nakangising utos ito sa kanya. Tiyak puno na naman ng pasa ang katawan niya mamaya. Tumaliman na lang siya at pumasok sa banyo. Lahat gagawin niya para makapagigante. Parang sasabog ito sa ekstasing nasinghot. Tanga ka, Fabian. Sigurado kung papatay niya ang numero unong border ng planetarium dahil sa pin na yon. Gago kasing border na yon eh. Siya nang ayaw sumunod sa akin. Tingnan natin kung paano ka papatay ni Fabian. Hindi matigil ang tawa nito. Marisa! Marisa! Sigaw niya kaya nataranta namang pumasok si Marisa sa Roman chamber nito. Bakit? Gigil niya ang sinubunutan ng buhok nito kaya napatanga ito sa kanya. Ikaw, kapag tinawag kita, huwag mo na akong paulitin. Puta ka! Galit niya itong tinulak. Mas mabuti pa si Jumaira sa'yo, alam magandang gagawin. Tanga! Maligo ka na doon. Dalawa kayong gagamitin ko. Bumuhos ang luha ni Marisa. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya kay Carlota noon?